Secretary, wala na kayo po ba dito ng security guard? Oo. Oh. Mayroon? Oo. Araw at saka gabi. Account naman po sa banyo, doon din po ba? Maglalagay din po ba? Ng? Ng security guard po. Oo. Oh. Araw at saka gabi. About naman po sa banyo, doon din po ba? Maglalagay din po ba? Ng security guard po? Oo. Yes. Gabi kami na sarili namin sa security guard ng DNR dito. Opo, ayan. Oh, good po yan sa mga viewers po natin. No? So may bayad po ba ang wala. Banyo? Ayun wala. Na. Oh yes! Ayan, wala daw pong bayad. Titignan lang kapag CR ka. So magkakaroon din po ba? Wala pong bayad siya. Sir, magkakaroon po ba ng mga CCTV? Kasi may mga tanong din ng karantina. Ano? CCTV po. With CCTV. Lagyan din kami ng ilaw sa black light ka. Kasi pagbukas namin, surprise. Para malaman namin kung ilan talaga ang pupunta sa hindi inibita. Ayun na, magkano na tayo. Hindi nang ang mata ng ating Secretary Royce nga to, pero nalalapit na kasi ang pag-process. Excited much. Hindi lang alam mo, mas maganda yung ganyan eh, kaysa yung ano. Ino-broadcast ko talaga. Hopefully na walang ano, wala ng bagyo muna. Kasi maganda nga naman nila, pero sabi ko sa kanila, dyan pag-up lang muna, maganda sila muna sa ito yun, maganda natin mong malayan, lumarating dito. Ngayon, wala eh. Ay, sabi ko yung salamat, wala yung sabi ko yung sa malayo. River. Ang river naman dahil sa lakas ng current, pupunta sa gitna yan. Yung maliliit lang naman, yung malalaki, hindi. Maliliit lang naman ang magkakataan doon siya. May fish, may ano, trap doon. Pero yung maliliit, doon dumataan sila, di ba eh. Eh, yun ang nagkakarating dyan. Kaya magkakaroon nyo, maliliit na mga yan, yung mga ganyan. Yun.
naiwan mo na sila dyan, hindi mo na gumagalaw yan. Pero kung dyan na yung ano, pupunta na rito dahan-dahan. So, hopefully sana wala, kung hindi na yung nasa. Kung wala talaga, I have to congratulate the regional director doon for knowing what I don't need to do. You can hear it. So, naayos naman. So far, hopefully na, na wala na the coming days. Kasi I am worried naman kasi baka naiwan lang dyan sa gitna muna. Hopefully, the next 2 to 3 days ko na, hindi mo lagi pa naman. Salamat po, Secretary. Almost doon, oh, yung nilakaran natin mula kanina sa unang bahagi ng video natin. Puro na po may fence ng bahagi ng Baywalk. Parang hindi naiinitan sa Secretary. Grabe yung init ngayon. Sobrang tindi ng init pero... wala, parang hindi naiinitan sa Secretary. So dito po yung sa may Remedios na. So meron silang ito, talagang totally closed na din dito. Meron lang parang gate na ginawa. Papasok, no? Pasukan din ito papunta sa loob. Ito po yung ano, pinaglagyan ng pangalawang HDPE pipe. May Remedios. Hindi, sir. Thank you.
Ito na dyan. So pinag-uusapan po no yung dito sa outfall nga ng Remedios. Ayan. Ayan, so diniscuss doon kanina yung dyan nga sa nangyayari kasi pag umuulan no, yung pinaka baha, yung nagbabaha dito sa May Rojas Boulevard, dyan sa May Taft, then parang nagbablock backflow kasi yung tubig pagsabay ng high tide tapos malakas yung ulan. Ayan. So naikabit na naman yung out yung HDPE pipeline dyan no, dito sa May Remedios. So kasama sa mga inspection ngayong hapon ni Secretary Simato, kasama ni Josec Leones and Director Jake Memba ng Manila Bay Coordinating Office, yung banyo kanina doon, yung gagawing pinaka entrance papasok sa beach area, yung 500 meters din sinilip no, doon sa may beach area, tapos yun nga yung fence, and then sinilip din dito sa may Remedios. Yan, dito kasi parang nagkakaroon ng problem kapag malakas yung ulan no, regarding dun sa mga tubig ulan, kasi nung time na nagkaroon ng habagat the last time, well, di pa na ikakabit yung HDPE pipeline, pero as of today okay na, nailatag na kasi siya, complete na po dun sa may abad, okay na rin, kinakabit na po.
Ang oras po natin, no, 12:50 na po ng tanghali. Talagang ano na, matindi na po yung sikat ng araw. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung inspection nila dito. Yan. So ano naman po ito, no? Yung para dito sa fence. Yan. Okay, so